Hello po, Ma'am Lolita, Sir Randy. Hello, Sir Andrew. And Sir Mark Francis. Ayan, ang ating mga early bird. Hello po sa mga bagong pasok. Ayan, so, kamusta po ang inyong araw? Ngayong araw ng Tuesday. Ayan, Pastor Sam, hello po. Ayan, ma-convert na as, naka-mute ka, Ma'am Kat. Ayan. So, as host also si Ma'am Kat. Ayan. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ayan. So, we have 10 participants na ngayon. So, may mga maganda tayong announcement later, no? So, paki-post mo, Ma'am Kat, yung Facebook para to those who would like to request for the additional deposit bonus na i-announce natin later. Or kahit ngayon, announce na natin. So, meron po tayong existing na 15% deposit bonus no, doon sa mga mag-a-avail. Meron po kaming good news ngayon. So, na-increase po ito na up to 20%. Pero yung pong offer na yan would be available lang po doon sa mga matatawagan. O in case po you are interested, please do call or message us sa Facebook po, no? Kay Ma'am Kathleen or sa akin po, pwede naman din po kayo mag-message. And besides, sabi nga, if this promo or is not available for everyone, basta may message lang po kami. Pwede naman po namin kayong tawagan para maibigay or maging ano po valid yung 20% deposit bonus sa inyong account. Ayan. So yung mga hindi pa nagde-deposit, this is your time kasi mas malaki po yung deposit bonus. Of course, it's still under terms and conditions po na meron tayo. Okay? So ayun po, good news po 'yan. Doon sa mga hindi pa nakaka-experience, please do create an account with us, verified account, then create your trading account. Meron po tayong 20% deposit bonus. And that's because of, ano po, out of generosity ng Tikmil. Again, hindi po tayo pwede may compare sa ibang, what do you call this, sa ibang mga brokers kasi po iba po yung terms nila when it comes to deposit bonus. So maintindihan po natin yan once na rinig po natin yung ating webinar nung second day ba yon, Ma'am Kat, or first day yata, no? First day yata yung beginners training natin na na-discuss ko yung tungkol sa deposit bonus and comparison. Ayan, hello po Sir Ian, Ma'am Mercy, hello po. Ayan, so dumadami na tayo. Sir Nathan wala pa, no, pero ay may message ko rin siya. Baka kasi malimutan. Ayan. 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 So at least alam po natin, sabi ko nga, iba yung difference ng deposit bonus na meron tayo. Ayan. So Ian, thank you po. At least mas marami tayo, mas maganda as usual, no? Kasi unang-una, free yung webinar na binibigay natin. And at the same time, napakaraming learnings po and knowledge na matututunan natin sa webinars natin. The mere fact na sabi ko nga po, ang ating speaker is talagang batikan na pagdating sa larangan ng forex trading. So yun pa lang po is already an advantage or an opportunity para po matutunan natin ang forex trading. At of course, mapasama tayo sa isa sa mga kilalang forex trading broker po. Sinasabi ko po yan not because I am an employee, pero if you check the ratings po natin sa Trustpilot. Ayan, check nyo po ang trustpilot.com para makita nyo po kung ano po ang rating ng Tikmil sa website na po yun. Okay, so once already a trader, of course, number one na dapat nyo i-check is yung licenses na meron ang isang forex broker. Second issue, mga reviews na makikita nyo based on the experiences po ng mga traders na meron sila. Okay, but then again, kailangan po is visible yung mga reply ng broker if there are some negative or not so good ratings, but at least they know how to explain their side. So just like Tikmil, marami po tayong sumasagot sa mga complaints or any concerns na available doon po sa Trustpilot.
Okay? So, yung mga nakaraang araw, guys, ang pinag-usapan natin sa advanced training, of course, yung una, fundamental analysis, followed by the non-farm payroll na tayo po ang nakapag-experience, and tinulungan pa tayo ni Pastor Shem, ayan, Cristobal, na to stay on while we are waiting for the non-farm payroll na start po sa account natin or sa market natin. So again, yesterday naman, it's all about technical analysis. May mga na-discuss si Sir Nathan regarding sa mga indicators. So yung lahat po ng ating advanced training, no, even the beginner's training, which is first two webinars natin, naisisend po yan ng sabay para po hindi kayo rin maguluhan at para hindi rin po ma-spam yung inyong mga emails. So same with the advanced training, we would like to send it one time po. Again, pag hindi po naisisend po sa inyo pa ang inyong mga recorded videos na request, please wait po hanggang sa makompleto natin, which is 5 webinars. Why? Para hindi nga po ma-spam yung inyong mga emails. Kasi once na-registered po kayo sa Tigmil, meron po kayo daily basis, I guess, na nare-receive na email from us. So para po to avoid yung flooding ng inyong emails, please bear with us na we will send it one time. Okay? Sa inyong mga email addresses. Again, iba po yung separate po yung pag-send ng beginners training and sa advanced training. So, advanced training ang requirement po natin, no? I hope na maintindihan po natin on our side. Is verified account, meaning nakapag-open ng account, nakapag-register, nakapag-upload ng inyong mga documents. Ano ba yung documents natin? Of course, ang kailangan po natin is ang valid ID, government valid ID, at saka po billing statement or proof of address. A question, ano po ba yung proof of address na kailangan natin? Mga billing statement na under your name, ha? Hindi po sa under ng inyong landlady or landlord or ng mga parents, no? Or kapatid or anyone. Basta kailangan po nakapangalan sa inyo. What if, Ma'am Sally, wala po kaming billing statement, no? Even bank account statement or credit card, pwede po tayong kumuha ng barangay clearance sa mga barangay. Minsan po may bayad po yan na 50 pesos or more. Pero at least nakapangalan po sa inyo, and make sure na yung address na ginamit sa registration is the same address na nakalagay po sa barangay clearance. Malinaw po yan, ha? Same address na nakalagay po sa barangay clearance para po wala na po tayong hassle sa pag-upload. And make sure, guys, na hindi po scan. Ang kailangan po is nakapicture or pipicturean nyo po inyong barangay clearance, and make sure it is colored and all filled up po lahat ng mga nakablank. Kasi minsan may mga sedula, no, CTC number, tapos approved by or wala pang signature, so kailangan po kompleto. Sorry guys if medyo mahigpit po ang Tikmail pagdating sa documentation, it's because para din po sa inyo yan. Parang bangko lang din po, no? We always make sure na verified yung account, and at the same time kayo po yung talagang may-ari ng account. Alright? I hope you guys understand. Medyo mahigpit lang po talaga ang ating ang Tikmil when it comes to verification ng inyong mga documents. I hope you guys you do understand. Okay? So, yung mga umaten po ba dito, no, nasa account na natin ngayon, sorry, nasa webinar natin ngayon or mga attendees natin ngayon, kayo po ba ay lahat na naka-attend na previously sa ating mga webinars, or meron tayong bagong kasama ngayon? Meaning, first time umattend ng webinar ng Tikmil, and first time din to umattend ng Forex trading webinar. Is there anyone? Wala po. Lahat po ba ay naka-attend na? Walang nag-raise ng hand. So, lahat po is umattend na. So, I hope, guys, na lahat po kayo ay meron ng verified accounts, ano, para po masendan namin kayo ng link ng ating ng ating mga webinar, recording webinars natin. Para sa inyo po yan, para ma-review ninyo, no? Kasi alam ko naman po hindi one time na maintindihan natin. At least meron tayong something na mapag-aaralan or something to look back
or watch sa lahat po ng ating mga discussions. And siguro sa mga susunod nating webinars, we would like to request siguro to have a verified account and created a live account, no? Live account trading. Kahit po siguro yung the smallest amount or the minimum amount of deposit na $100. Kasi at least kaya natin bigyan, no? No, Ma'am Kathleen, kaya natin sila bigyan ng 20% discount. Ayan, ma'am, naka-mute ka. Ayan. So, 20% discount. Sorry, na 20% deposit bonus. Bakit ba nagkaroon ng discount? Hindi naman bumibili ang nagbabayad. Sorry, guys. Natutuwa lang ako kasi we are given the opportunity to give to have the 20% deposit bonus. Guys, bihira po yan, ha? If you will check the website, ano po yan? 10% lang po ang available sa website. And that's for the whole thick meal, but we were given the opportunity as granted po after lang kanina nung meeting namin, we were given 20%. So grab the opportunity, minsan lang po yan, 20%. So isipin niyo, kung may $100 kayong deposit, meron po kayong $20 additional. Pag kumuha ng barangay clearance, ano pong purpose na ilalagay? Kahit po bank opening or pwede po yun. It's just for billing address purposes po, pwede naman din po yun. Para make sure na meron kayong may pe-present, ano? Sa ating... Excuse pa. Yes po, Pastor. Go ahead po. Nung kumuha yung isa kong client, ang in-specify niya talaga, pang open ng forex trading account. True to purpose. Ah, true dun sa purpose. Opo, kung pwede po, kung naiintindihan po nila, kasi minsan, Pastor, marami kasi mga tanong na hindi naman nila naiintindihan, no? Especially sa barangay. I'm not discrediting barangay, barangay officials, but sometimes kasi nagiging reason pa yan ng maraming question. But again, if anything na for billing purposes po and for forex trading purposes, for bank opening, pwede rin naman po. Basta mabigyan kayo ng barangay clearance, ng inyong barangay ng inyong mga barangay. Ayan, pag nag-add ng capital, meron po ba? Sir Millard, question lang po. Is this nagkaroon na po ba kayo ng na-avail niyo na po ba ang 15% deposit bonus before? Pag hindi pa po na-avail, kasi one time lang po yung offer na yan, no? Pag hindi pa na-avail, just send a message to Ma'am Kathleen. O yun. So, sige po. Wala pa po kayong deposit bonus na na-avail. So, yes, you can send a message to Ma'am Kathleen so we could give you the 20% once na nag-add po kayo ng capital. Okay? So, again, guys, ayan po, katulad ng kay Sir Millard, no? Meron siya, hindi pa siya nakaka-avail and he would like to experience or have the opportunity of 20% deposit bonus, pwede po natin siyang bigyan. Basta send lang po kayo ng email or mag-request po kayo sa amin ng via Facebook Messenger, pwede po namin yan ibigay. Alright? So, waiting lang tayo. May question po lang si Sir Roman. Okay. Wait lang. Nasa nakalagay? Nasa question back, Q&A? Hindi, naka-chat lang. Nasaan siya? Ma'am, if I deposit $100, pwede na rin po ba mag-start mag-trade? Of course, Sir Romel, pwede na po. Minimum deposit natin is $100. And if that po, pwede po tayong first time natin mag-deposit, first time din natin mag-avail ng deposit bonus, that's a good opportunity to get the 20%. Ayan, Ma'am Kathleen, si Sir Romel, yun nga, is interested to deposit $100. So, we could also get in touch with him para po dun sa 20% nating deposit bonus. Guys, ito pong bonus na to is, hindi po yan parate. That's why, let's grab the opportunity baka para po na makita po natin yung results. Then malay po natin pwede nating extend hanggang sa matapos ang taon na to. Kasi itong ating 15% deposit bonus na binigay was extended po hanggang October. So since kanina after ng meeting po namin, napagbigyan po tayo na iangat pa ng 20%. So in that sense po, baka po pwede pa natin, pag nakita na maganda yung result, pwede po nating i-request yun baka matapos tong buwan na to. Ng tong taon na to, no, 2023. So, try po natin. Then those who would like to avail po, just let us know.
Okay, tatawagan po kayo ni Ma'am Kathleen or during the call, pwede kayo magpa-assist sa kanya ng deposit para po mas mabilis. Hindi po kayo maliligaw, no? So, magpo-post na rin po kami ng videos kung paano mag-deposit, yung mga lahat ng guidance na pwede natin gawin sa pag-open ng account, pag-deposit, withdraw, pag-create ng panibagong account. So, maggagawa na po tayo ng ganong klase ng presentation with videos na po para hindi po kayo nalilito. May limit po ba yung 20% bonus? Yes po. Ang pinaka ano po natin is, I will check, no, $1,500 is the highest amount na pwedeng i-credit sa account ninyo. And that's $10,000, no? 15%. Ayan, up to 10, up to, ano ba yun? Bakit ako nag-raise ng hand? Sorry, ah. Napindot lang. Ayan, kailangan po ba dollar talaga o peso lang? Sir Marcel, peso po, pwede po yan. Pa-assist lang tayo kay Ma'am Kathleen how to do it, no? Hindi po natin na-request na dollar ang i-deposit nyo. Meron po tayong ways para ma-deposit po ang peso, no? Meron po tayong ways para dyan. Okay? Ma'am. Yes po, go ahead, sir. Yung 20% bonus, ma'am, siguro stress out natin na real money to, hindi to credits, yan, nakatulad ng ibang broker. Oo. Ayan, i-specified nga natin katulad ng nisabi. Katulad ng sinabi ni Pastor Shem. Ang 20% deposit bonus natin, guys, hindi to tulad ng ibang broker, ha? I'm not mentioning any broker, but sa atin lang po, pagka nilagay po natin yung 20% deposit bonus, withdrawable po yan. Provided, of course, may terms and conditions na kailangan mong ma-meet. Hindi po katulad na ibang broker na kasama lang po yan sa bonus ninyo pero non-withdrawable. And at the same time, pa nagtitrade na po kayo, ang nauubos po is ang mga real money ninyo. Na ang natitira is yung inyong deposit bonus na at the end of the day, pag natalo po kayo, akala nyo may natitira pa kayong money, it's not po. Bonus na lang yung natitira. Tapos pag pati yung bonus na natalo, meaning negative kayo kasi pinautang kayo, parang utang nyo na ngayon sa broker yung bonus na ibinigay sa inyo. So of course, magde-deposit ka pa ba pag may utang ka sa broker? Natural, hindi po. Sa atin naman, provided that you reach the certain lot size required, pwede po nyo na yung ma-withdraw yung deposit bonus ninyo. And that's a good point po. Kung may $1,000 ka, 20% of it is $200 and that's withdrawable. Okay, di ba? Maganda po yun. Kung nag-deposit ka ng $10,000, you will get, maximum kasi is 1.5, ano? So you will have or you will get 1,500 additional. Isn't that great? Siyempre po, napakalaking tulong po niyan. Ayan, andyan na si Sir Nathan. Thank you po, Sir Nathan. Welcome. So, ayan, saktong-sakto, 6:10 na. So, maybe we could start? Okay lang po, Sir Nathan. No worries po. At least nakapag-announce ako. Ah, okay. Meron po kasi ako. I was in another meeting kasi. Ah, oh, okay po. Yeah. No worries, sir. Alam naman namin darating kayo. Ayan. So guys, ayan. So dun sa mga bago, no, first timer or first time na atin ng Tikmil webinar, we just want to inform you that we always start and end our webinar with a prayer. So we do respect your faith, your organizations, and your beliefs po. But please do allow us to open and start this webinar with a prayer headed by Pastor Shem. Please, thank you. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa gabing ito, sa opportunity na matuto. Tulungan mo po ang aming tagapagturo, si Sir Nathan, Panginoon, ma-deliver niya ang mga alam niya, mga expertise niya, at ma-guide niya kami sa aming mga gagawin sa panibagong endeavor na ito na inaasahan namin through Tikmil ay magiging profitable kami, Lord, at magagamit namin ang mga ito sa maraming bagay, sa mga inahangad namin para sa aming pamilya. Nawa, Lord, ay pagpalain mo po ang gabing ito. Walang ibang distractions na mangyari sa internet connection, maging sa mga lugar na kinaroroonan namin. Makafocus kami at ma-absorb namin ang lahat ng mga ituturo. At magkaroon kami ng lakas ng loob, Lord, na mag-raise ng questions upang mas malinawan namin ang mga bagay na ituturo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Amen. Amen. Okay. Thank you so much, Pastor, for that prayer. So now, guys, we would like to start our webinar po. Magpapakilala lang po muna tayo, no? Ako po si Sally. Ako po ang country manager ng Tigmil. And Tigmil is in the Philippines po, or catering Philippine clients since for 8 years na po, no? And so far, wala naman po tayo mga bad comments. And in fact, we are getting numerous concerns na talagang maganda po yung services ng Tigmil. So now we are having this free webinar, no, para po at least ma-inform po kayo, free webinar, and we are having our guest for tonight po. He is one of my mentor, and he's been in this business for almost 30 years na. So pagdating po sa experience, knowledge, and expertise, meron po talaga siyang rights to teach us for tonight's webinar. Ang magiging topic natin is another topic for technical analysis, or a continuation that we had yesterday. So none other than our speaker for tonight is Mr. Nathan Jinson. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ms. Sally, for the wonderful introduction. And thank you, Pastor Sam and Madam Kathleen, no, for being here to assist the webinar. Before moving on, ano, ground rules muna tayo para hindi tayo magulo mamaya, no? Number one, if you have any question or concern, kahit violent reaction, don't hesitate to chat, no, to type your concern on the chat box. Well, sa Q&A, dahil marami na kami binubuksan na boxes. So, medyo magulo. And then, ground rule number two is that please keep the topics on hand. No? Kung ano yung topics natin, yun lang naman po. Sana ang itatanong ninyo. Huwag na ho yung biglang napakalayo ng topic dun sa discussion natin dito. Okay? So, napakasimple lang na ground rule niya. And then, for the 45 participants that we have today, sana yung 45 na nandito ngayon, nakinig din kahapon. Kasi kahapon, ang pinag-usapan natin ay basically ang approach natin sa technical analysis. And this and for tonight, there will be no slides, no? Walang slides tayo kasi ang gagawin natin, i-implement natin yung pinag-aralan natin at dapat natutunan natin kahapon. So, yan po yung gagawin natin. Kaya ang mangyayari, I will do more questioning to you than me presenting or discussing matters kasi gusto kong ma-appreciate at maintindihan ninyong mabuti kung ano po yung ating pinag-usapan kahapon. So, okay po ba yung ano? Yung questions natin ay yung topics natin? Wala akong violent reaction para makamove on na tayo? Wala naman siguro, no? Meron lang iso kagad si Sir Alvin. Mas malakas pa ang volume. Paano ko lalakasan pa yung volume? Ayan, photo na yan. Okay na ba? Mas lumakas ba ang aking boses? Parang ganun pa rin po, sir. Pero clear naman sa end ko. Ayan, 100% na yung ano ko eh. Yung volume. But, how about now, Miss Kat? Sa akin, sir, clear. Malinaw po. Okay. Okay. Ay, sir Nathan, baka po dun sa Zoom set, audio settings, meron din po kasi may microphone, ano po kasi dun. Nag-volume control. Sinetap ko na siya. Okay, 100% na po. Oo. Gamit ko na sa mismo sa ano. Sa Zoom baka at saka hindi, sa Baka po hindi naka-headset si Sir Alvin Cruz.
Ah, ano ba? Okay. Baka, ewan ko lang po kung naka-headset siya. Kasi pag naka-headset po, medyo set, na lang, focused ang volume. Apo. Ganito na lang, Mr. Alvin Fus. I-request ko kay Miss Sally, ibili ka ng Quiet Comfort 45 para maganda ang sessions natin. Ayun. Okay? And then for Mr. Rinaldo, I was able to listen to yesterday because I was, okay. Ayun, medyo clear na daw. Okay. Ayan. Try mo, Mr. Alvin, yung headset. Thank you. Okay. Moving on. Ano-ano yung mga indicators na pinag-aralan natin kahapon? Let's recap, no? Unang-una, pinag-usapan natin ang support and resistance, no? To recap, yung support and resistance are just imaginary lines that we create on the chart itself, no? Yung support, ito sa ilalim ng chart. Yung resistance, ito yung sa ibabaw ng chart, di ba? And we create support and resistance, no? Lines to determine trend validity. No? Support and resistance cannot be just straight lines, no? Ano yan? Up slope yan or positive slope or negative slope yan. Pagka positive slope, pataas. Pagka negative slope, pababa. Now, we use these trend lines, no? In different manners, no? On a negative slope, like the one you're seeing on your charts, no? Ang gagamitin natin dito mainly will be resistance, hindi support. And then kapag positive slope naman siya, no? Ang gagamitin natin dito is support, hindi resistance. So let's start first with this one, ano? Gawa lang tayo ng trend line. Since negative slope to, do you all agree that what I am seeing here has a negative slope? O yun, si Jen, yes. Si Andrew, yes. Pare-pareho tayo ng iniisip, no? So, negative slope. Ang gagawin ko, hindi ako mag-create ng support. Ang i-create ko, resistance. So, this is my, wag na natin ano, i-perfecto, pero ano yan? Yan na yung itsura niya, no? I may be drawing it to lumampas sa mga bars. It doesn't matter. What is important is that I am just trying to explain this to you. No? At makikita ninyo yung galaw niya. And if you will notice, no, the trend line, which has a negative slope, is extending into the future. Diba? Now, kaya ako nakapag-create ng negative slope kasi the second high is lower than the first high in this case. I-discount na natin yan. Hindi na importante yan. Now, di ba sinabi ko kahapon na kapag nakakita ko ng negative slope and then I'm using trend line analysis for my ano approach, no, what I will do is that every time I see a negative slope, my opening position will always be selling. Okay? So, magsisell ako kapag umatak na siya dun sa aking trend line. At ibabayback ko yan kapag dumaan na siya sa support ko. Can I create a support here? Of course, I can. Pero, I'm not going to emphasize the support here. I am only going to plot the support simply because I want to determine when to liquidate my sell positions every time. Follow? So, i-create ko lang yung aking support. Again, it doesn't have to be perfect. I'm just using it as an example, ha? So,
wala sanang violent reaction na ah, mali na naman yung support ko, mali na naman yung linya ko. It doesn't matter. This is just an example. Diba dito sa number 2 na high, hindi pa ako makapasok. Kasi kunwari hindi pa nangyayari yan. Nandito dito pa lang when I created the negative slope. Kailan ako makakapagbenta? In this case, nakapagbenta ako, starting ng selling ko at nagtugma pa sa aking parabolic, somewhere here, kusa malapit. So, dito ako nakapag-sell. So, in a way, this would have been my sell order. Teka, baba ko lang ng konti. Ayan, dito ako nakapag-sell. No? Kung ano yung presyo ng time na yan, dyan ako nag-sell. Saan ako nakapag-buy? Somewhere here. So, I sold at 1.0972. I bought it at 1.09638. So this is almost $1,000 profit potential in my case. Diba? And then, wala na ako sa market. Do I buy back here? No. I will wait for it to reach near my resistance and then sell again. Saan ako magbebenta? So, yan. And then I will hold on to that until it goes down to my support. So asan yung support ko? Nandito dito. Yan. This is how you're going to trade using trend lines. Okay? So Miss Kat, tulungan mo na lang ako, Miss Pastor Shem. Yes. No? Kapag may mga nagtatanong, tayo na lang para tuloy-tuloy tayo. Okay? So, is everyone in agreement to me na ang gamit dito is that I emphasize my positioning since this is downtrend, no, on a sell? Yes or no? So for 5 points. Man, dami kagad na sagot. Yes. So, huwag kayong mag-aano ha, huwag kayong magbabay pagka downtrend. Dapat sell. Ha? So hindi muna tayo mag-aano, magke-create ng ano, kaka-sell pa lang natin. Kung titignan mo, ayan, medyo palakihin natin, no. This is now a proper time for you to sell, no? And then you wait for it to reach the bottom and then buy. Please, huwag niyo sasabihin na nag-breakout na yan. I'm just using this as an example, no? Ito siguro yung mas magandang tanong. Saan mas masarap gamitin ito na time frame? Kasi parating tinatanong sa akin yan eh. Sabihin, Coach, anong time frame gagamitin natin? No? Sa trend line analysis, masarap siya at mas applicable siya gamitin sa 1 hour, up to, syempre, monthly. Pero ito yung one hourly chart natin. And the general rule is basically still downtrend, no? Kung titingnan natin. Gamitin na natin yung pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ayan. And then, let's create a support, no? Teka lang, iusog ko lang itong support ko at biglang na nabitawang ko kasi. So, again, this is not a perfect line. So, wag niyo akong awayin, ha? Ayan. That is now a chance for you to enter a long-term trade on Euro-Dollar using this trend line analysis. Let me ask you this question. Ang immediate reaction ba ninyo? Is it a negative slope or is it a positive slope? For 5 points. Ayun, pare-pareho din tayo ng sagot, no?
negative siya. So iisa ang tinitingnan natin. For some reason may sumagot na positive. I'd like to know bakit positive siya. Anyway, kung nakita ni sir na positive yan, tama ka sir. Hindi ko sasabihin mali yun. May nakita ka na hindi ko nakikita eh. So I will respect your assessment on this, no? Ito yung common mistake eh. Pagka nagkakaroon ng mga training sa technical analysis, very subjective yung nakikita ng bawat isa, no? Siguro meron siyang nakita kaya sabi niya positive slope. Ako, ito nakikita ko. And I'm going to tell you that what I'm seeing is that it is showing me a negative slope, no? Since July 17 to the present, no? Hindi ko na i-account itong part na to. Hindi ko na i-account yan kasi masyado nang masikip, no? So hintayin ko lang muna siya na dito na lang siya babantayan, no? Ayan, sino ba mga nakapagsagot na sa atin? Okay, so now I can set a sell order here and then wait for the price to reach somewhere here, no? So just imagine this, long-term trade to, ah. You sell now at this price at 1.10024. Saan mo ba banda ibebenta yan? Pagka nandi dito na banda, okay, kahit dito mo kunin eh, 1.09081. That is close to 100 pips. So this is close to $1,000 profit potential just for this trade at one volume. So this is how we will be using trend line analysis, ha? This is how I am seeing the charts. So ang sinasabi ko, ang nakikita ko negative slope. So I will act accordingly. There will be people among the 58 participants here who are saying that it has a positive slope. So I would like to respect that assessment. Meron siyang nakikita kaya na positive yung slope niya na hindi ko nakikita. Ang pinaka-importante naman sa atin lahat, di ba? All 58 participants of us here, paano tayo lalabas? Lalabas ba tayo ng buhay o lalabas ba tayo ng naghihingalo yung pera natin? So, you will never hear me say, mali ka, tama ako. Or tama ka, mali ako. Dahil meron ka nakita nung time na yan na baka hindi ko nakikita. No? I think in 2011, no, there was a time that the market was quite quiet, no? Wala na kami masyadong nakikitang activity. And there were 6 traders of us there, no? Lahat kami well-seasoned traders. Eh, nakakatamad naman bumaba para bumili ng toma, yaket sa office, no? So, ang ginawa ko na lang, I gave all 6 of us, no, $1 million each. Pero bago ko binigay yon, ang ginawa ko, nag-place na ako ng order sa lahat, no? At I placed the order of buying dollar yen at the same price. All six accounts, no? Tapos dinistribute ko, no, yung 6 na yon sa amin. Ang rule na sinabi ko sa kanila, oh sige, by the end of the day, tanggalin ninyo yan. So, kayong bahala mag-discarte. Use fundamental approach, use technical approach. It's up to you. Alam mo kung ano nangyari? Lahat kami, experienced traders na with 10, 15, 20 years experience. So, sa 6,
merong nanalo, merong nag-break even, at merong natalo. Bakit? Kasi iba-iba yung aming mga nakita. No? Yung iba, sabi nila, oh, tama na yan. Kesa naman kanina, naka-float ako ng negative. Ngayon, nung break even ako, cutting ko na. May iba naman, mas matigas ang dibdib. Hinintay ng hinintay talaga, hanggang tumubo, kinat na nila. So, take profit. Yung iba sa amin, no? Mahina ang pasensya. Sabi, eh, sige, cutting na natin po. Meron pa naman ako bukas eh. Kinat niya na. So, going back, no? Pagdating sa ganitong trading, kahit tanong mo si Ma'am Sally, kahit tanongin niyo si Ma'am Kathleen and Pastor Shem, you will never hear us, no, say that your trading plan is wrong. You will never hear us say that. No? Bakit? Eh, may iba yung nakita mo kung nag-create ka ng trading plan. By the way, yan yung topic natin bukas. No? So sana, no, maka-attend pa rin kayo ng ating webinar bukas kasi ito na yung pinaka-final ano eh, webinar natin for this session. At i-implement na natin kung ano yung natutunan natin from day one to tomorrow. So ano na ba yung mga topics natin dyan? Iba yung introduction to Forex. Tapos introduction to the MT4 or MT5. And then there was fundamental analysis, technical analysis. And then we made practice with what happens on an actual fundamental event. Tapos bukas naman, gagamitin na natin lahat ng natutunan natin at i-implement na natin yan bukas. Okay? So sana maka-attend pa rin kayo bukas. No? One final, ano na natin yan? Session na natin yan. Sir, may question po pala si Marcel. Mataas daw po ba yung accuracy rate ng mga indicators? Which indicators are you asking, Marcel? At ano yung mga indicators na sineset nyo? And nakapag-attend ka ba kahapon, Marcel, ng session natin? Kasi marami-rami tayong pinag-usapan na indicators. So which one of that are you referring to? Now, let's talk about yung unang tanong mo. Mataas po ba ang accuracy rate ng mga indicators down out sa Leyte last night? Oh, so you were not able to attend the seminar last night. Okay. Don't worry, Marcel. Ganito ang gagawin natin, ha? Mamaya, pagkatapos natin ng session or even before, no, i-type mo na dito yung iyong email address. Now, anong kailangan natin doon sa email address? Ilagay mo yung email address mo para mapadala yung video ng session natin kahapon. And in fact, not only yesterday but also the sessions on the previous days that attended. Ayan, sige. Miss Kat, please take note of her email address. Miss Marcel, were you able to attend some of the webinars o ngayon ka palang a-attend? Sabi mo kasi kahapon brown out. But were you able to attend the introduction to Forex trading, introduction to the trading platform, fundamental analysis, yung actual fundamental event, no? Yung fundamental day one, I think that was Thursday. Oo. How about nung Friday at saka kahapon? Well, kahapon hindi, no? So that's forgivable. Kung pwede din pa-send. Yes, of course, Carlos. Walang problema dyan. Yung email niya, Miss Kat, please take note. May certain conditions lang si Miss Sally for you to avail the video webinars, no? Kasi ako, numero uno akong nagko-contest dyan kay Miss Sally.
Kasi sabi ko nga, bakit kasi ito free at saka bakit libre sa kung sino man nang nandiyan dyan? At kasi ang nangyayari, a-attend ang aming seminar dito, mag-gather ng information, gag-gather ng knowledge, tapos sa ibang broker magbubukas ng trading account. So parang nakakapanghina naman ng loob yung ganun. Kaya actually ako yung isa sa ayaw na ayaw mag-provide ng ganitong ano kasi nasasayang yung efforts namin. In fact, kung ako lang ang masusunod eh, dapat lahat ng mga nag-a-attend ngayon merong live account. Kasi pinag-uusapan na natin trading sa live account eh. Diba? We can implement, we can practice what we have learned on a live account. And there's a very strong possibility na maganda ang ating magiging outcome. Tignan ninyo nung Friday, if you attended our session last Friday, ganda ng galaw, di ba? Oh, so, imagine that, no? Kung lahat na 61 participants dito, lahat siya mga nagte-trade na. At nag-trade nung Friday. Panigurado yun. Siguro tuwan-tuwa kayo sa nangyari. Kasi talaga halos perfect yung ano eh, yung ating assessment sa trading eh. In fact, itong trading account na to, ginamit ko for that. Tapos tingnan nyo, kumita pa ng $200 from last Friday's session. Eh, imagine that kung talagang mga totoong trading accounts ang ginamit natin, di ba? So, may mga requirements si Miss Sally sa pag-avail ng videos, no? All videos that will be available to you. Ano 'yun, Miss Sally? Ano 'yung mga requirements? Ah, dapat po sir naka may verified account sila, ibig sabihin nakapagsubmit na po ng document sa NICMIL and approve na po yung kanilang account. So they are ready to open a trading account with us po. Meron dapat live account? Opo, verified account. Live account na po yun. Oh, verified account is doon sa dashboard. Pero meron, yes, nag-fund sila ng funded account? Hindi. Ready for ano po, funding na po. Ready for funding. Opo. So, ayun. So, lahat po kayo, Miss Marcel, no? Kung gusto po ninyo ng video, send the email and then 'yun po. Napakadali naman gawin yung ano, yung verification do sa registration natin. All you have to do is make sure that you have registered the your name and credentials properly, ha. Huwag yung mga nickname ng mga Luscious Lady ang nickname na gamitin niyo. Kasi kakailanganin natin yung ID niyo at yung inyong proof of address. At kung wala yung mga yan, mahihirapan tayong mapa-approve yung inyong KYC documents. Okay? So yun po ang mga requirements ng NICMIL. Ha? Kung ako masusunod, dapat live account yan. Okay, so balikan na natin itong ginawa nating transaction. Balik tayo sa 1 minute. Ano ang makikita natin sa 1 minute? Ayun. Saan tayo nagbenta? Dito, no? Ayun, so 1.097. At ito pa nga yung target natin. 1.09638. Did we make money? Yes. And then umakyat uli. Kung di tayo makwento, dapat nag-sell tayo. And then, tingnan ninyo yung itsura ng ating chart. Extend ko lang ito sa future para ano natin, as well as this one. Teka lang. Biglang bumaba dun. Ayan, nakikita naman siguro ninyo, no, that the pattern is following what we have assessed in the last 15 minutes ago, 'di ba? Nag-create tayo niyan. So dito nag-sell tayo, so, 'di ba? Yung third red line, 'di ba? Yung first red line is the sell. The
The second red line is the buy. So we're no longer in the market. Diba? Wala na tayo sa market. So, ang mangyayari niyan, since maaga pa naman, pwede tayo maghintay. And sure enough, nung umakyat uli dito, nag-sell tayo uli. Ito yung third red line. And then, saan tayo magbebenta? Dapat nagbebenta na tayong ngayon. Somewhere here. So, Miss Kat, can you help me out here? Yes, sir. Okay, we sold it at 1.09729. Mm-hmm. Tapos we bought it at 1.0968. How much money did we make? One moment, sir. Calculator. Sige. And then the second, we sold it at 1.09678. And then we bought it back at 1.09553. Si Carlo FX wants to be an IB or from, if I'm not mistaken, from his chat. So first, sir, is 9 pips. What? Yung quest, yung una po, 9 pips. Kaya nga. Tama ba, sir? Nine seven two nine minus 9638. Mm-hmm. 91 pips. Okay. So times yes. 10. Okay. Ladies and gentlemen, the first trade that we made generated $910. In how many minutes yun? Never mind the minutes. And then the second trade that we created, binenta natin sa 96. Ano yan? 67.8. Minus 95.53. Sorry ha. Napindot ko yung decimal point. Mali eh. 68. Ayan. Nine six seven eight minus 9553. Yun. The second trade naman generated $1,250. By the way, my computation is based on one volume, ha? Hindi sa 0.01 or 0.1, no? It's considered one volume. Yun. So just imagine the kind of trades that we generated today, just today, using the trend line analysis, no, of using the negative and the positive slope. And if you will notice, no, the price is now going back up. Malapit na naman uli siya sa aking resistance. So anong gagawin ko? Kung kayo yung trader, ano ang kung kayo ako? Pag lumapit sa resistance ko, anong gagawin ko? Tama si Claire. Hi, Ma'am Claire. Kamusta? I will sell. Diba? Kasi resistance ang usapan eh. Diba? Romel, thank you, no, for the answer. Sell ang gagawin ko. Yan. And then, paano kung kunaring kaming dalawa ni Claire at saka ni Romel, no, nag-sell na kami. Nag-sell kami around here. Balik dun sa 1.09638. Diyan tayo nag-buy kanina eh. Pero ngayon, oh, papunta na dyan yung presyo. Assuming nag-sell na kami. Tapos biglang nag-break ng resistance. Anong gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Sabi ni Romel, wait. Kung tama si Mr. Alvin Nuke. Cut loss. Kasi nag-break na nga eh. Exit the trade. Tama si Jen. Andrew, yes. You exit the trade. Bakit?
exit the trade and then you wait. No, tingnan natin, baka mamaya may reversal na. Do you follow? Hindi na siya selling trend, but ang bias natin ngayon eh baka magkaroon na ng reversal na maging ano na buying na instead of selling. Kasi kung mapapansin ninyo, ladies and gentlemen, maya't maya ang ginagawa natin, we always start our position with a sell. So dito, sa case na to, we wait for it to go to our, near at least near our resistance, and then we implement the new order of selling. And then wait for it to go to our support, then we buy it back. So wala tayo sa market. Yung iba, since wala sa market, ini-anticipate nila, akit uli sa resistance, they will start buying. Pero ako, since it is a negative slope, I will not dare open my position with the buy. I will always open my position with a sell. Claro? So, yun. Tama po sila Sir Alvin. No, cut the position kapag nag-break. Pero kung hindi, solo lang yan. Now, there are times na nag-break na, no? Tapos bumaba, tapos nag-break uli, bumaba, tapos nag-break uli. So sabihin ng iba, nakakahilo naman, bakit? Sabi, break, tapos hindi ko naman ginawa. So break na naman. No? Ito practice ko. Pina-practice ko to. For me to determine that it is now a clear break, no? At least naghihintay ako ng 3 bars or 3 candles in this case, no? And then that's the time I will cut. Magka-cut pa lang ako noon. Kasi hindi ako sure, baka mamaya niyan nung unang bar pa lang nag-break, pinat ko na, tapos yung pala kumbaga parang mali lang ng konti linya ko, di ba? 'Yon. So na-cut ko na kagad. Nasayang lang yung trade ko, di ba? So, ang ginagawa ko, by practice, in this case, we're trading it on a 1-minute chart. Doon sa 1 minute na yon, tinanggal ko na kagad yung position, tapos biglang bumulusok pa baba. Nasayang lang yung trade, di ba? So, in most instances, whenever I see a break, I wait for confirmation. Everything has to do with confirmation. I will wait for at least 3 bars to determine that it is now the dominant pattern. Kasi imagine mo, galing yan sa baba, galing yan sa support. Tapos nung umakyat, di ba, nag-sell tayo. Tapos bumaba ng konti, tapos nag-break. Tapos nag-break. Tapos nag-break pa. No? So at least yung pangatlong bar, no, pwede na natin sabihin na yun na yung ano noon. Yun na yung signal sa atin. But mind you, baka naman nagbe-break tapos bababa, magko-close pa rin within the below the support. Magbe-break on the 2nd minute tapos magko-close below the support. So nag-break on the 3rd tapos nag-close sa ano, I do not consider that as a clean break, no? What I consider is nag-break na sa taas at doon nag-close. Do you follow? Sana, this is just the way I trade. I'm not going to say that this is how you should trade it. Kasi iba-iba tayo ng ano. Kahapon, di ba? Pinag-usapan natin yung ating characteristic, no? And this is the reason why hindi po pwedeng ako magsasabing mali ka o ako tama or ikaw tama, ako mali. No? Kasi magkakaiba tayo nung nakikita. Sa akin, this is my practice, no? For the last two, three decades, no? This is how I practice trading trendline analysis. So I'm not going to tell you how you want to trade your trendline analysis, but to me, this is how I do it.
Okay? So, ayun. Doon sa nagsabi kanina na buy ito, no? Positive slope ito, so 1 hour yun eh. Tapos super congested, ayan. So, ayan. Bakit kaya positive slope? At ano yung entry point mo at saka ano yung exit point mo? I'm intrigued. Na-intriga ako sa yung ano. So, gusto ko sanang malaman. Sarap nito siguro, no, Sir Alvin. Ituloy na natin talaga yung ano eh, yung For the Boys meeting natin, ano, Pastor Shen. What do you think? Nakalimutan na tayo ni Ma'am Sally eh. Any Sir, questions? Malapit na yan. Ayun, oh, yan, game. Malapit na pala eh. Oh, nakaplano na. Oh. Bora ba tayo, Alvin? Sama po kayo. Si Ma'am Claire, kakatapos lang ng puro babae. Ano na lang tayo? For the boys naman. Baka naman ma-out of place. O baka naman ma-out of place tayo, Miss Claire. O kaya kami ang ma-out of place sa'yo. Ayun. Tuloy ako makakapagkwento ng dirty jokes ko. Meron kayo yung for the girls naman. Ayun. Binibiro ko lang sila Sir Alvin at saka sila Pastor Sean. Okay, so burahin ko na to ha. Para malinis na to at we move to another topic at hand. So ayun, tumutulo pa. Meron bang data? Ayun. Okay, so let's go back. Ano pa ba yung mga napag-usapan natin kahapon? Trend line analysis, tapos na tayo. So, ganito yung pag-flag natin ha, ng trend line analysis. Now, there were several indicators that I discussed yesterday. Let's just use them for... Let's go over them for a little ano lang, no? Unang-una dyan, pagpatong-patongin na natin, yung stochastic. Diba, meron akong minention ano, kahapon na the reason why medyo hindi ako favorable sa stochastic kasi yung iba, kinakalikot ito. No? Yung percent K, gagawin nilang 14. Yung percent D, gagawin nilang 7. Tapos yung slow moving average, gawin nilang 5. So kinakalikot, no? And to emphasize what I'm trying to tell you, gamitin muna natin itong 533. Okay? And then, burahin ko to. Di ba ang medyo magulo tignan? Pero meron mga signals talaga siya na buy at saka signals to sell. Di ba? Ano yung signals to buy? Pagka nag-break yung solid line, paakyat above 20, that's the signal for you to buy. Pag nag-break below 80, that's the signal for you to sell. And this is, we're using 533 as our parameter. Ha? Ito, tignan ninyo. Pag kinalikot ko yan. Stochastic pa rin yan. Pero this time, gawin na natin yung iba. Ibang medyo, ano. Gawin natin 14. And then this one to be 7. Kalahati nung 14. And then ito gawin natin 5. No? At magkakaroon ng ang mangyari yan, it will create another stochastic chart just below it. So, ayun. And if you will notice, ito na siya, 14.75, ito yung 5.33. And if you will notice, medyo mas swabby na yung inyong chart, di ba? Hindi siya as erratic at volatile as this one, di ba? Ito medyo swabe. Yun. And this is what I particularly, you know, not fond of. Medyo dito pumapasok yung aking pagka-OCD. Kasi nga, may mga traders na, you know, mga fellow traders no, pag nagkwentuhan kami, tapos sabihin niya, Nathan, kamusta yung stocks mo dyan? Alam mo kung bakit niya ako tinatanong? Kasi,
alam niya na iba ang parameters ko sa aking stocks. Yun. Kaya tatanungin ako niyan. E so, di sasagutin ko, eh sa akin wala pa sa 20, so hindi pa ako gigilos. Baka bukas pa o baka mamaya pa. Do you follow? So, bakit niya tinatanong sa akin? Kasi nga, no? Kunwari, si Pastor Sam, ang ginagamit niya, 533. Tapos si Kathleen, ginagamit niya yung 1475, 7N5. So, magkaiba talaga ng assessment, di ba? So, pwedeng kumilos na si Pastor Sam, mahuhuli si Miss Kathleen. So, this is my pet peeve against this stochastic oscillator. Kasi nga, kinakalikot ng mga traders yung parameters. And not only traders, no. There are other brokers whose MT4 has a different parameter. Pag inopen mo 'yon, kunwari, 'di ba, nag-download ka, bagong-bago, fresh yung MT4 or MT5 mo. Bagong-bago, tapos linat mo yung stochastic. There are times na yung default niya eh hindi 533. Merong ibang designated parameter. So, nabay, iba na rin na naman uli yung ano, assessment. Iba yung assessment ng mga nagte-trade sa kanila doon kahit hindi galawin yung parameters, di ba? Tapos iba yung mga nandito sa atin sa Titmir. No? Dito ang naka-default is 533. Merong iba naka-default 753. So, iba-iba eh. So, malilito ka, no? At ito yung pet peeve ko. Kaya kung bakit medyo hindi ako komportable gumamit ng stochastic, no? Ano ang paggamit ng stochastic? No? Napakasimple lang. We will use the 80-20 rule. No? Ayun, sumagot si Pastor Shem. Ang gamit ni Pastor Shem is 21, 3, and 3. So, imagine that, no? Iba yung gamit niyang parameters. Si Giancarlo, pwede po bang i-adjust yung 80-20 sa naturang indicator? What, by the way, is the ideal parameters for the indicator? Giancarlo, yun nga yung tinatry kong explain eh. Unang-una, there are several, di ba? There are several brokers around the world. No? There are different brokers around the world. And they set their parameters differently. Dahil kasi siguro yung isang expert nila eh, nung sineset up yung MT4 for download, ito yung linagay niya sa parameters. So, iba yung parameters nila, iba yung parameters natin dito. And I'm not blaming them or ostracizing them for using a different parameter. But what I'm saying is kasi kanya-kanya yan eh. Like I said, si Pastor Shem, iba yung gamit niya, 2133. So, ang default sa atin is 533. So, magkakaiba po talaga yan, Giancarlo. And if you attended the seminar, the webinar last night, what did I tell everyone? Please try to learn as much indicator as you can and then find the one that you are comfortable with and then use that. Kasi I cannot tell you what indicators I am comfortable with, Giancarlo, simply because I do not know how you react to certain risks. Diba? And you do not know how I react to certain risks. So, magkaiba tayo ng risk aversiveness. No? Magkaiba tayo ng ugali. Pwede kang mag-pasensyoso. Pwedeng ako mas pasensyoso sa'yo. It doesn't matter, but it will definitely have an effect on how we will handle the technical indicators. Yun. Kaya, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na ito dapat ang gamitin mong parameters. Yan. Did you hear me say, mali yan, Pastor Sam, hindi yan
hindi yan uubra. Hindi. Kasi komportable si Pastor Shem sa kanyang parameters. Diba? So, eh ako, hindi ako komportable. So, ayan. Ba't ko babasagin yung trip ni Pastor Shem? Do you follow? So, sana na-clarify ko na ito. Tapos, merong magandang tanong si Marcel. Sir, pwede mo ba mag-set kahit weekends? Pwede ka mag-set, Marcel, pero pwede ka mag-set ng weekend. It's sarado yung merkado. Di yan gumagalaw sa weekends. Most brokers will turn off their servers on weekends. Para nga naman makapagpahinga, no? Or they have the servers turned on, but the MT4 platform is disabled. It's not connected to any of the liquidity providers or banks on weekends. So, walang, since hindi siya connected, walang market movement na mangyayari. Meron man, pero napakaliit lang siguro, gagalaw for the whole day, 3 pips or 5 pips lang. Paakit ng konti, tapos magtatagal doon, tapos bababa ng konti, magtatagal doon. No? Nakita ko na yun. Nangyari sa akin yun nung nag-iwan ako ng posisyon on a Friday. So, siyempre ako, kahit alam kong sarado yung merkado, maya-maya, silip ako ng silip sa preso. And, you know, it's frustrating. Sa akin, no, no? I got frustrated. Kaya, from that day on, ang sinabi ko sa sarili ko, I will never leave an open position over the weekend. Yan. Kaya yung mga traders na kakilala ko, no, those who are close to me, si Ma'am Sally alam yan, that I do not trade on a Friday. No. Mas umiinom ako, mas gumigimik ako on a Friday kesa sa nagte-trade. With the exception of the non-farm payroll. Ito yung ginawa natin noong Sabado. Yan. For the rest of the other Fridays of the month, talagang nasa inuman ako. Pero lang sa first Friday of the month. Yun lang yung inaano ko noon. And in fact, naging pattern na nga sa amin ni Mrs. Pag lumabas na ako sa kasi I trade in our room. Pag lumabas na ako sa kwarto namin, nakita niya akong nasa labas na. Minsan bigla na lang magyayang, tara, punta tayo ng Ayala, dinner tayo, kaya punta tayo sa Bulacan, mag-dinner tayo. So, ganun ang nangyayari. Kasi alam niya na yung ano ko. And then, she knows that every Friday after that, no, we can have an early dinner outside. Pero yung first Friday talaga, ano yan, strict ko yan. Anyway, mga 8:35, nasa labas na ako eh. Tapos na. No? So now, going back to Miss Marcel kanina, na pwede ka mag-set, pero may mga platforms kasi na open, pero wala kang makikita activity. So, pag nag-set ka, bali wala, ano yan. Pero actually, to be honest, no, that now that you mentioned this, Miss Marcel, parang mas maganda nga mag-setup ng trade on a weekend. Kasi kagaya niyan, no, kunwari ito, huwag niyang gagalaw yan. E di pwede akong mag-flat ng aking support, ng aking resistance, tapos titignan ko, i-review ko kung tama o mali, and then I may have to amend it, palitan ko, i-move ko, iusog ko ng konti, so on and so forth. Yun. No? So, tama ka, Miss Marcel, no? Maganda din, no? Come to think of it, maganda din mag-set up on a weekend. No? Tapos, meron ka follow-up, ha? May hit po ba yan pagdating ng Monday? Miss Marcel, pwedeng ma-hit, pwedeng hindi. Pero hindi ko alam ang isasagot dyan. Kasi depende yan sa unang-una, depende yan sa pag-setup mo ng iyong chart, no? Tapos, depende yan sa pag-setup mo ng mga orders.
And most likely, hindi yan po pwede ng market order. Bakit? Kasi wala namang market nung weekend eh. So, sa malamang ang gagawin mo niyan, gagawa ka ng mga pending orders. Either buy stop or sell stop. Or buy limit or sell limit. So, I have no clue as to what your setup is going to be. And then, much less kung ano yung magiging outcome on a Monday. Ayun. But maganda nga yung ano mo, no? Mag-set up ka on a weekend. Pero lahat yan, pending. Yun. Tapos siya meron ano dito. May added benefit po ba kapag may Tickmill verified account? Hopefully, ma-avail nyo po as you practice. Ang added benefit niya is that number one, you have access to the videos. Floro, no? Bakit importante yung video? Unang-una, no? Thorough yung video, recorded video to. Kagaya nito, this webinar is being recorded. Tapos, you can review them anytime you want. So, klaro na po siya. Diba? So, meron kang hindi na itinan, you can go back and then review it and then get back to the trading naman, training, no? So, yan po yung added benefit pag nag-open ka ng verified account sa Tickmill. So, ano lang. No? Hold on lang po ah. Ayun. Sorry po. I made some instructions to my daughter lang. Okay. I am really sorry, Marcel, no? Sorry, Brad. All this time, kasi akala ko, iba yung spelling. But nonetheless, no? Thank you. Thank you for clarifying that. Okay, balik tayo. Stochastic. Diba? Magkaiba, no? Ito yung pet peeve ko dito, eh. Now, lagyan pa natin, lalo pa natin pa anuhin. Lagyan naman natin yung isa pang pinag-usapan natin, yung tinatawag na relative strength index. Ayan. Ang period dito is 10. Ewan ko kung ito yung default. Miss Kathleen, can you find out if this is the default period? Miss Sally, if it's 10? If I click this, no? Sir, can you reset it? Kasi nakasarado po yung MP. Alin ang reset? Sa RSI po. Naka-close to kasi yung MP4 ko ngayon. Aha. So, anong gagawin ko? I-reset ko? Opo. Yung parameters. Okay. Yung parameters dito, nakalagay 10. When you click reset, mapupunta po siya sa default. Oh. Ayun, 10 nga. So, ayan. Actually, dalawa na yung indicator. Delete ko to para malaki-laki pa yung ating ayan. Kita nyo, sir, medyo lumit na yung 14 chat. 14 po pala yung default ng RSI. 14? Eh bakit 10 nung reset ko? I'm not sure, sa setup. Okay. Ito na yan. I think I know where the difference is. You're talking about MP4. Tama? Yes, MP5 gamit ni sir. Gamit ko MP5. Okay, sir. Kaya hindi pareho. Kaya hindi magkapareho. Ayan. But anyway, sige. Lagay ko yung relative strength index. Tapos magkano yung ano? 7? Miss Kat, ano yung default? 14. Okay. Yes. Tapos yung isa, 10. Pag okay, MT5, ayan. Sir. Oo. Pag MT5. Okay. Mali pala itong indicator na to. RVI. Ayan. Now it's clear. 14 sa MT4, 7 sa MT5. Ayan. May nagtanong kanina eh, pwede ba nating kalikutin yung 80-20? The answer is no. Kasi yan nga yung, this is how you are supposed to read
and use the stochastic. No? Pero pwede kang magano if you want, let's say you want to use 25 and 75, edi mag-create ka ng ano, hindi mo na makakalikot yan kasi naka-embed na yan sa ano, mag-create ka na lang ng panibagong line mo dyan. No? This is going to be your 25 and then mag-create ka na rin ng panibagong line mo rito to be your 75. No? Pwede naman natin usog yan. Yun. But to me, no, pet peeve ko na nga yung pagkalikot ng parameter, kakalikutin ko pa yung 80-20. Lalo nang, di ba, lalong na-trigger yung pet peeve ko. So, eto yan. No? Now, let's use the RSI naman. Ganun din yung practice dyan, no? Wait for it to go up, then you buy, and then wait for it to break the 70. Dito sa RSI, 70-30 yung usapan. Sa stochastics, 20-80. So, yan ang kadalasan na ano, kailangan natin. Oo, tama si Pastor Shem, no? Programming na po kailangan para makakalikot ang 80-20. Ayun. Maraming smudges yung salamin ko kaya RBI instead na RSI. Ayun. Okay, so clear na po ba ito? Any questions or any concerns? Mind you, this is on 1 minute. So, ito yung nagiging reaction niya sa 1 minute. We can also, 1 hour. So, we can also do this on 1 minute. No? So, 1 minute, siyempre, medyo mas malikot yan. Ayun. Actually, meron dapat may nagtatanong na sa akin ito eh. See, we're talking about technical analysis. And Ma'am Sally, di ba? I always get this kind of question. Almost every time we have technical analysis webinars, I get this one very particular question. Ayun. Alam niyo yung tanong? Ako na magtatanong. No? Yung itatanong, ano ang pinakamagandang time frame gamitin, no, kapag nagte-trade? Hindi niyo ba naisip 'yon o nasa at it's at the back of your mind kaya lang hindi niyo ma-recall kaya hindi niyo pa na itatanong? Pero sino sa inyo, ilan sa inyo ang iyon din ang iniisip? Anong time frame ang pinakamagandang gamitin sa pagte-trade or yung ibang connotation ng question eh, ano ang time frame na ginagamit ko pag nagte-trade? Ayun. Si Andrew, depende po sa trader. O si Romel, nasa sa isip niya. Nagtanongin niya. Si Ramel, meron naman siya sa kanya, time frame niya 4 hours, no. Si Maria Pilos, time frame niya is 4H or H1. No. Okay. So tama lahat 'yan. O si Ronald, 30 minutes. No. Si Marcel, nagte-trade siya paggabi na sa work. So mas sideline si Marcel sa trabaho. Ayan. So maganda yan. At least, di ba, productive ka. Ayan. I get this question a lot, no? And every time I try to answer it, I will try to answer it na anong time frame ang pinaka magandang gamitin sa trading? The best answer that I can provide you is if I'm going to trade for long term, no, then it makes no sense to monitor the chart on the 1 minute time frame, di ba? I'd rather that I monitor it from 1 month all the way down to H4.
Yan. 1 month, and then 1 week, and then 1 day. Up to age 4. If I am trading long term, why are there instances that I would need to trade long term? One example is when the Ukraine-Russia war started, no? There are trades that we kept open. And these are the crude oil trades that we left open. So mahigit isang taon na, no? Long-term trade namin yun. No? Na-surpass na nga namin yung aming swap eh. No? Dahil sa kinikita ng trade na yun. And we have no reason to liquidate it, no, muna, just yet. Bakit? Hindi pa naman kasi tapos yung conflict. Tatanggalin na lang namin yun kapag natapos na yung conflict. So that's how long term we were planning it to be. Hindi namin alam kung kailan matatapos. Okay, so we will go from 1 month, 1 week, 1 day, age 4. Ayun. Tapos, if I am going to trade short term, no, I start normally from age 1 all the way down to 1 minute. Ayun. Para at least makita ko yung feel kung ano yung activity niya. Kumbaga parang yung blow by blow. No. Now, last Friday, di ba, we created a trading plan. Pero we implemented using chart analysis. Pero bakit ganun, Nathan? Eh, fundamental yung market. Fundamental yung event. Bakit tayo nagtitrade sa technical? The simplest question here is that we're only using the MP4 and the chart for that matter simply because we want to put in or we want to give our pending orders, no, an advantage of where the market is at that current time. No? Pero we are not trading it based on technical analysis. We're trading it based on the fundamental outcome. Ayun. So, sa namin tinitignan yun? So, since gusto namin blow by blow, diba? Saan ko titignan yan? Eh, di sa 1 minute. So, yung chart na pinakita ko nung Friday, 1 minute chart yun. Diba? Do you recall? Naalala ninyo? Diba 1 minute yung ginawa ko? Hold on, ha? Any questions? Mayroon tanong? Maganda yung tanong ni Romel. Hindi ba magiging complication ang long-term trading sa long trade or long trade because of the swap? Yung iba, kinoconsider pa nga yung swap eh. Yung iba, nagtitrade dahil sa swap. No? He's a fellow trader of mine. No? His name is Makaro. And he's a very peculiar trader, Romel. Alam mo kung bakit siya peculiar? Kasi hindi siya nakikinig ng fundamental. Hindi rin siya nakikinig ng technical. Alam mo kung paano siya mag-trade? Nagtitrade siya based on swaps. Maghahanap yan. Exotic or exotic currency or direct currency or ano, whatever. And he will look for the best currency that has the best swap possible. So, minsan, parehong buy at saka sell, parehong positive yung swap. Minsan naman, parehong negative yung swap. Minsan, baligtad. Merong positive, merong negative na swap. So, hahanapin yan. Iniisa-isa niya yan. And then, dun siya nagtitrade. Tapos, babalikan na lang niya yan after 1 year. No? Sa swap siya nagre-rely. May mga ganong traders, Romel. So, sa atin, no, tayo, tingnan niyo yung stochastic, biglang tumulo sa below 20. Sa atin,
I-consider din natin yan, but not as what you would expect from the trade on crude oil. Diba? Kasi malaki yung kita namin sa crude oil ngayon eh. Talagang na, nalampasan na yung swap na binabayaran namin. Hindi na nga namin tinitignan ng swap eh. Ayun. So, ayun. Thank you, Floro. No? Meron na raw siyang account. No? Si Samuel, sa mga indicator po ba na compatible gamitin like RSI and stochastic. Anong tanong uli? May mga indicator po ba na compatible gamitin like stochastic? Lahat sila, Samuel, to me, I would consider them to be compatible eh. No? Ito lang ang ano ko, ang concern ko. Pag dalawa na yung ginagamit mong indicator, one is bound to give you a buy order, a buy signal, and the other one a sell signal. Eh, pagka ganun ang situation, anong gagawin natin? Diba? So, hindi ka papasok. Or, teka lang, parang mas maganda stochastic, banata ko na muna. Okay, teka lang, parang mas okay yung RSI, banata ko na, enter na ako ng trade. So, nagiging subjective ka, di ba? Now, ito yung ginawa kong ano dyan. Kumbaga parang clincher, no? Instead of using 2, I use 3. No? Para at least, one is bound to be biased against the other one. Imposibleng isa buy, isa sell, tapos ano yung third? E dalawa lang naman ang pwede niyang gawing assessment. Either it tells you to buy or it tells you to sell. Diba? So, kung gagawa ka ng combinations, I would strongly suggest to use odd numbers of combinations. Huwag yung 2 or 4 or 6. Kasi kapag 6, di ba? Tatlo dyan, sasabihin sa'yo, mag-buy. Tatlo dyan, magsasabi sa'yo ng sell. So, ala na naman, di ba? Pero kung 7 yan, edi at least, di ba? Lalamang at lalamang isa. So, you don't need to be subjective anymore. Kailangan ba natin maging subjective? Hindi na. Kasi objectivity na natin dyan. Edi, mag-aano na tayo sa ano? Magre-rely na tayo kung sino yung mas lamang. No? Ayun. Romel, di po ba nagbabago ang swap? Yes, nagbabago yung swap. Alam mo kung tuwing kailan magbabago ang swap? Tuwing nagkakaroon ng interest rate change. Eh, how often does that happen? Bihira. So, wag natin masyadong i-worry yung sarili natin dahil kasi negative swap yan. Tapos, baka mag-positive yan bukas. No? So, nagbabago yan, Romel. Pero base yan, magbabago lang yan. Once na yung central bank, nag-decide mag-ano ng interest rate nila. Either mag-raise or hike or mag-lower o mag-cut. No? So, bihira naman yun. And you must also consider no, the outcome nung magiging result nung interest rate against the currency pair na nakapeg siya. So for example, the euro and the US dollar, biglang nag-raise ng interest rate ang euro, i-consider mo ngayon yan doon sa interest rate ng dollar. Kasi para malaman mo kung magiging negative na or magiging positive yung swap mo. Yun. So marami kang i-account eh. And in fact, kapag nag-negative o nag-positive, kunwari ngayon, you're paying the swap, tapos naka-long-term trade ka. No? And then nagbago, for some freak, ano, biglang nagbago, nag-negative kanina, tapos naging positive na, dahil mas mataas na ngayon yung naka-buy mong position. No? So magkakaroon na ngayon yan ng positive outcome, so positive swap na yung magiging nangyayari. So eventually, i-cross out niya yung negative swap na kinain sa iyo eh.
favorable sa iyo yan. Diba? Lalo na kung pag long term. Now, kung baligtad, kaya ka nag-buy kasi positive yung buy swap. Tapos biglang nag-sell, biglang naging negative, you now have an option, no? To either liquidate your long position or the hell with it. Kainin ng swap yan. Kaya naman natin i-absorb. So it really depends on the trade. So tama si Romel, no? Nagbabago ang swap. Pero hindi masyadong makaka-apekto dapat yan sa inyong trade. And here's what I can suggest to you, Romel, no? Trade like I do, no? Hindi ko pinapansin ng swap pag short-term trading. Kasi kapag short-term trading, I always see to it that I liquidate the position within the day. No? Kasi nga, no, from experience, ayoko na nung naiipit ako sa market. And isa pang ano sa akin. Kapag ako nasa market for 3 days at hindi ko malabas-labas ng komportable, sinasabi ko na sa sarili ko mali yun. Kahit break even o kahit profit. Kasi kunwari, nagpo-profit test, pero mamaya yan, bababa na naman, so negative, tapos aakit na naman. No? For 3 days, ganun. Pag ako nasa market 3 days na, tapos hindi ko matanggal-tanggal ng komportable ako, I consider that already a wrong trade. Ililiquidate ko na lang yan. No? As best as I can. No? Kung loss man yan, I will try to minimize my loss. Kung profit man lang yan, then I will consider it later na lang, no? Datin ko yan, no? As much as possible, no? With a positive outcome. But nonetheless, no? Ganun ako mag-trade. Sana ganun din po kayo. Okay? Sorry, ah. Meron lang akong binasa sa Skype. Pag ikaw nasa market at hindi mo pa matanggal-tanggal yan on the third day, mali na yun. Sa akin, ha? So, I'm not saying na gayahin ninyo. May iba gumaya sa akin. Ang sabi niya, sir, ako titignan ko yan. Pagka 5 days na, mali pa rin. Hindi ako matanggal. Sabi ko, di ganun din. Parang naging weekly trader ka lang din naman. So, ayun. Sa akin, 3 days. Yung iba, may 5. Yung iba, may 7. Yung iba nga, 2 days lang. So, kanya-kanya yan, Romel. No? So, ayun. Si Jen, advisable po ba combine ng fundamental and technical before entering the trade? Jen, oo, ganun ako mag-trade eh. Magbabasa ako ng balita, babasa ako ng economic news, and then, based dun sa fundamental, magiging assessment, malakas ang dollar, so mahina ang CAD, so I will short. Diba? Dollar CAD. Ganun yung gagawin ko. Tapos, paano kung matitake advantage yung technical? By analyzing the technical charts, I will be able to determine where would be the best price for me to buy. Diba? So, dyan papasok yung gagamitin kong fundamental at technical. But mind you, Jen, this only happens when the market is quiet. So, hindi applicable ang technical at saka fundamental kapag mayroong malakas na fundamental event like nung non-farm payroll. No? Hindi siya magiging effective. Nasabi ko nga sa inyo, no? There was a time nung September 11, no? Bandang gabi, wala naman kaming ini-expect na fundamental ano noon eh, kasi parang Tuesday yun eh, yung September 11 na attack nung nila Osama bin Laden, yung Al-Qaeda, di ba, yung sa World Trade Towers. Gabi na noon eh, wala na yung mga boss namin, so lahat kami mga nagte-trade, syempre quiet market, naglalaro kami Counter-Strike, tapos yung TV naka low volume lang,
tinamaan yung World Trade Center, tingin lang kami, tapos tinignan namin yung market, wala namang epekto. It's a freak accident, hindi ba? So, tuloy lang kami ng laro. Tapos, from time to time, sisilip doon sa aming mga open positions. Nakatrade ako noon, nung time na yun, nasa pound dollar ako eh. Nakasell ako ng pound dollar. So, basically, I'm selling the pound and buying back the dollar. E tapos, nung pangalawang tinamaan, yung pangalawang building, tinamaan na, medyo doon na kami nagpanic. And then, nakalimutan na namin yung counter-strike. And then, we started noticing, bakit yung chart, ang lakas ng bagsak. No? Yung British pound naman, lakas ng lipad pataas. And then, meron pa nga doon sa CNN, si Aman Pura, o sinabi, is this the start of World War III? Pagkasabi niya yun, talagang pumipitik ng pataas yung market. And, ang spread nung time na yun was 200 pips. So, kung ka makakapasok, diba? Just, ito yung yung point doon. No? Kahit gaano kaganda ang technical mo, pag may lumabas na fundamental, sasagasaan na technical. Pwera na lang kung pareho silang tugma. No? So kagaya nun, sa case nun, kung ako, nakabuy ako ng pound dollar at that time, so I was buying the dollar, buying the pound, selling the dollar, tapos nagkaroon, lumabas yung September 11, I don't have to do anything kasi favorable sa akin. Pero di ba sabi ko nga sa'yo, I was selling the pound, so buying back the dollar. And then nung time na yun, ang hirap lumabas kasi nga, 200 pips na yung spread. Eh pagka-take na pagka-take mo 2,000 points, $2,000 kagad ang actualized loss mo Not to mention the computation of your selling price against the buying price. So, mabigat, no? Ayun. So, again, magandang i-combination ng fundamental sa technical. Pero kapag merong technical, naka-trade ka na sa technical at biglang may lumabas na fundamental, sasagasaan yan. Take it from me, no? Mahirap talaga yan. Not unless tugma yung dalawa, no? So doon magkakaroon ng ng adverse effect. O si Paring Marcel, may tanong, may effect po ba ang economy pag election? Oo, meron. Bantayan natin yung 2024 election ng US. Masarap yan. Ay, masarap. Maganda yan dahil kasi papalaguli si Paring Donald. Gustong-gusto ko si Paring Donald kasi every time na nagsasalita, may sinasabi siya na hindi maganda, no? Nakaka-apekto sa market . There was a time sinabi ba naman niya kay kalimutan ko yung CNN reporter. Sabi niya, I do not like you. You're fake news. Tamang-tama, nakabantay ako noon. Anong ginawa namin? Nag-trade kami ng CFDs noon. Binenta namin ng CNN. True enough, bumagsak ang lakas, no? So, 2024 sana, no, hindi siya, dahil right now, they're doing everything, no? They're trying to arrest him, they're trying to file lawsuits against him, no? Kasi they fear that Paring Donald will run again. So, at alam na nila, nakita na nila yung nangyayari sa administration ni Biden, di ba? Walang nangyayari na halos araw-araw may looting, may tapos you're not kunwari ikaw meron kang sari-sari store or 7-Eleven store, tapos biglang may magnanakaw, you are not allowed to defend yourself, no? Pag kunwaring kinonfront mo yung magnanakaw, pwedeng ikaw pa ang makulong. So imagine that, no, dahil ganyan kagandang opportunity natin sa eleksyon ng US. So, tamang-tama yan, Paring Marcel, may effect talaga yan. And 2024 is just around the corner. So, masarap. No? Yan. Pati Marcel, yung natural disaster.
Nangyayari yan. Nakaka-affect rin yan. Noong 1995, apat na currencies lang yung tradable. No? Napaka-archaic pa ng system natin noon. At that time, wala pa ng euro-dollar. Ang meron lang Deutschmark against the dollar. No? So dollar mark yan. Tapos iisa lang ang direct currency, which is the British pound. No? So meron GBP, USD. Tapos dollar mark. Tapos meron din USD, SWF pa nga nung time na yun. SWF stands for Swiss franc. And then the last, no, is the USD JPY. So the dollar yen. But at that time, I was only trading pound dollar. No? Halos lahat kami doon, siyempre, biased kami sa direct currency. Kasi inisip namin yung time na yun, mas mahal ang pound kaysa sa dollar. So, lahat kami nakatanga sa pound dollar. Pero noong 1995, nangyari yung tinatawag na Kobe earthquake. That is a natural disaster, Marcel. Mga 11 ng gabi yun eh, Manila time. No? So, nagtataka kami, yung mga ibang mga traders, particularly the Japanese traders, siyempre, ang tawag namin sa mga yan, Japanese traders, hindi dollar yan. Dahil wala namang ibang ano nun eh. So, nagtataka kami kasi yung kalahati ng mga Japanese traders, no, tuwan-tuwa at tumatalon sa lamesa tapos nagsisisigaw. So, pero yung kalahati ng mga Japanese traders, gusto magpakamatay. No? Eh, hindi pa namin nakikita. 1995 yun, wala pang internet nun sa mga mobile devices. Wala pa nga yatang cellphone nun. Meron yung sa smart, yung tigpipiso pa lang yung ano nun. However, syempre, tinignan namin yung effect. Tapos, lumabas doon sa ticker namin, no? Wala pang mga CNN, Bloomberg nun eh. Lumabas sa ticker namin na nagkaroon ng earthquake sa Japan, yung sa Kobe. So, medyo na-intriga ako. I started checking out the Japanese yen chart, no? The dollar against the yen. And sure enough, no, nakikita ko from 106, bumababa ng 105, 104, 375. Sabi ko, bakit? Ano nangyayari? Eh, kaya pala, kalahati, natutuwa. Ito yung mga nakasell. Diba? Tapos yung kalahati, nag-iiyak kasi ito yung mga nakabuy. No? So, this was 1995. No? So, I did not take notice of it until, alam mo, nung 2011, nung March 18, 2011. Hapon yun, di ba? Para mga 2 o'clock. We were already trading at with IFAB. So, I had about £800 million portfolio at my disposal. So, nung nangyari yung Sendai earthquake, parang nag-trigger, nag-flashback sa akin yung Kobe. Alam ko na mangyari dito. Alam ko na to. Babagsak ang dollar yen. And we started exposing halos kalahati ng portfolio namin sa dollar yen eh. And true enough, no? From 107, bumagsak siya hanggang 97. So that's $1,000 pip movement. Eh, imaginein mo, no? 800 million. Kahit kalahati nun eh, 800 million. 400 million pounds, eh, nakalako ka sa dollar yun. Alam kayo nang kinita namin. No? So, natural disasters have an effect. Kaya maya-maya, kailangan nyo rin bantayan yan. Yung baha na nangyari sa Louisiana, naka-affect yan sa dollar. So, it happens also. No? Kaya maganda ang fundamental. Eh. It really affects the market. Yun. So, I hope sir, so Marcel, I was able to clarify, no? Ang beauty ng fundamental analysis, no? Basta take this into account. Kahit anong ganda ng setup ng technical analysis, no? Once na mayroong fundamental at salungat do sa technical analysis, i-disregard mo na yung technical at you follow the fundamental. Merong kasabihan na naririnig mo na siguro, no? Na ang
ang buy on rumors and sell on facts. Naririnig mo na siguro 'yon, no? So pagka nakapag nakarinig ka pa lang ng chismis, no? Kahit hindi totoo, you participate on the market na, no? Tapos kapag na ano na yung na associate na or na taken into account na yung balita, then saka mo na siya aanuhin. Scandal, oo, nakaka-apekto rin yung scandal. Si Monica Lewinsky nung panahon ni Clinton, unfortunately, hindi pa ako nagtitrade noon. No? Pero nakaka-apekto yan. Saan bansa, Marcel? Na scandal. Sa Japan, alam mo, very ano sila, di ba, sa kanilang honor. Kaya pagka meron isang scandal, di ba, nagre-resign na. Although, pag nagganon nangyayari, hindi masyadong nakaka-apekto yan kasi mag-step down nga eh. Pero yung scandal ni Bill Clinton tsaka ni Monica Lewinsky, parang 1990s din yun eh. Very limited pa rin yung ano nun. Pero it did have an effect on the currency markets. Andrew, hindi Japanese yen over USD. Baligtad eh. It is quoted as USD / JPY, not JPY / USD. So I hope it's clear, no? Noong 1995, check mo yung ano, yung data noong 1995. Hindi po ako nakabuy. Like I said, Andrew, I was trading exclusively the pound dollar. Napansin ko lang noong 1995, yung kalahate umiiyak, yung kalahate natutuwa. Kasi nga, no, yung Japanese yen from 101 or 103 bumabagsak siya numerically. So, ibig sabihin, nag-strengthen yung yen, nagwi-weaken yung dollar. You need less yen to buy the same dollar eh, di ba? So, yun ang nangyari. Yung mga nakasell, sell dollar, buy yen, ito yung mga natutuwa. Kasi tumutugma yung galaw ng markets, kanilang open position. Yung mga nakabuy ng dollar yen, sumasalungat. Kasi ang anticipation nila sa dollar yen, umakyat numerically. Hindi bumaba numerically. Yun. So, 2 points to ponder, no? One, it is quoted as dollar yen, USD JPY. No? Ayun. And two, siyempre, yung position mo. If you are on a buying, then definitely during the 1995 Kobe earthquake, sumalungat sa'yo yung position. But if you were selling, sell the dollar, buy the yen, pabor sa'yo. Okay? So, sana Marcel na ano na, no? Scandal, natural disaster, gera, nakaka-apekto din yan. No? Yung mga heads of states announcements, nakaka-apekto yan sa fundamental. Yun. So, sana ma-appreciate ninyo yung simplicity ng ating trading. Napakasarap, no? Yung death ni Queen Elizabeth nakaapekto pa. Hindi masyado. Hindi naman kasi siya ano eh. Marami, gumalaw ng konti yun, pero hindi naman nagkaroon ng repatriation para mag-appreciate yung dollar. Yung British pound against the US dollar or against the euro. Wala naman masyadong effect yan. Alam niyo kung ano yung may epekto? Ano? Yung conflict ng Ukraine at saka Russia. Kung last year, magkakakilala na tayo at medyo close na tayo, siguro sumunod din kayo sa amin. No? Bumili kami ng crude oil last year. Yun. Bakit crude oil? At saka gold. Kasi di ba malakas makaharvest ng gold ang Russia. This is political, ha? Yung pag-invade ng Russia sa Ukraine, that is a political move. Kasi nga, ang US,
walang gustong gawin sa NATO kung hindi i-encroach ang Russia. Eh halos lahat eh member na ng NATO. Gusto pa nila pati Ukraine. Eh pag ang Ukraine naging member ng NATO, eh nakadirekta na ang NATO sa Kremlin, which is not a good situation. And mind you, Ukraine is divided into several cultures, no? Yung iba yung mga pro Russian, yung nakalimutan ko kung anong tribe or culture sila or anong sect as opposed to the Ukrainians na medyo liberal. Pero yung mga conservatives, no, I think they're in Crimea. Ito yung mga ano to, mga conservatives at they are very very pro-Russian. So nagkakaroon ng conflict, no. It's a political move. And tingnan nyo, dati di ba nasa 40 pesos lang yung krudo? Eh ngayon nasa ano na, 60. Bakit nasa 60? Dahil sa conflict. Now, kapag nawala na yung conflict, bigla nagkaroon ng amicable settlement yan, edi expect natin, ito na, yung parang buy on rumor, sell on fact. Expect natin, babagsak na yung balik ng ano ng krudo. Balik na sa 40 or at least below 50 man lang. Yun. Di na natin siya nakita sa 40 level, di ba? So, ito yung ano niya, ito yung assessment niya. Kung last year, makakilala na tayo. Yung isa lang ang usapan natin, buy oil. Yun. Si Jen, may tanong, what time frame are you looking at with these events like natural disasters, political events, and war? Jen, yung mga examples na ginamit mo, they are all fundamental eh. So it makes no sense to look at them at a particular time frame. Pero if your question is gusto mo makita blow by blow action ng ano ng market, then you would go with the 1 minute time frame para kitang-kita mo yung kilos ng event, no? So ayan po yung ano diyan. Si Ron Zald, how about conflict po ng China and Philippines sa issue ng West Philippine Sea, may impact po ba sa forex trading? Magkakaroon siguro ng impact pero I'm not betting on it. Two good reasons. Number one, tayo ba ang aaway ng China o ibang bansa ang aaway ng China? So, hindi natin alam, no? Kasi pag tayo ginulo ng China, maraming factors na pwedeng i-consider. Eh. Vietnam will probably join in the conflict. Japan might join in the conflict. There is also Indonesia, there is also Thailand. Kasi di ba yung non-dash line, tinamaan lahat ng mga na-mention ko na bansa. And there is also the issue on whether the US will come to our rescue or not. Mind you that the Chinese yuan is locked against the US dollar. So, walang masyado magiging effect yan sa currency pair, not unless free float nila, no, ang Chinese yuan sa dollar. Pero hindi, nakalock pa rin eh. So, hindi natin alam kung anong magiging effect yan. Pangalawang reason, the Philippine peso is not heavily traded around the world. So I really have no idea how it will affect the forex market, no, particularly the Philippine peso and the Chinese yuan. Ang mga nagte-trade lang ng yuan against the peso are the businessmen. They need to have yuan to pay off their Chinese counterparts. Yung mga binayaran ng yuan, ito yung mga exporters, binayaran sila ng yuan because of the products that was exported to China, eventually will be converted to the Philippine peso. So, walang masyadong effect. No? Tapos, merong how to open an account. Ngayon, buti na lang, nandyan si Ma'am Kathleen.
May effect ba ang lakas ng BRICS sa US dollar? Oo, nung nag-exit ang British sa ang UK sa ano sa European Union. This was in 2017 or 2016, no? Tumulo yung British pound against the dollar. Ang laki ng bagsak noon. Ayun. Meron pang tanong. Si Marcel. Ang babantayan mo lang na balita yung mga currency na malakas like US dollar, British pound, euros at iba pa. In a way, yes, Marcel, no? But please do not also you should also consider news on Japan. 'Di ba? Japan is a very strong country, you know, economically strong. So, babantayan mo 'yan. Itingnan mo din, no? Nung inassassinate si Abe, no? Nagkaroon ba ng effect? Hindi masyado, no? Kasi Abe was no longer a politician at that time. Kaya hindi masyadong naka-apekto yan. Si Rico, ano po? In my own experience, kadalas ang galaw ng USD during election. Po, pababa po ba o pataas? Rico, nung huling election na binantayan namin, yung kay Biden at saka kay Trump. Medyo nagkaroon ng mixed emotions eh. Dahil kasi gawa ng alam namin na nagkaroon ng dayaan. Tapos, hindi namin ma-determine kaya hindi kami masyadong nag-trade nung time na yon. However, nung 2016 yata, no? Nagkaroon ng election din sa US, 2016 or 2018. Nagkaroon ng election sa US, this was between Clinton and Trump naman, no? Ang assessment namin noon was if Clinton wins, no, we sell the dollar. And if Trump wins, we buy back the dollar across the board to. Eh nung pagkapanalo ni Trump, actually, nag-celebrate pa nga kami. Sa hotel kami nung nagbabantay ng market. Eh, binabantayan namin yung election. And then, syempre, hawak namin ng laptop. No? We started shorting euro against the dollar. No? In essence, we're buying back the dollar. We were long on dollar yen. No? Sandali lang ako yata nag-trade sa crude oil, no, against the dollar. Pero, hindi po eksakto eh yung magiging outcome, Rico, sa US election. Depende sa ano yan. Bakit kami bias sa Republican? Kasi ito yung mga old rich. Ito yung mga tutulong talaga sa mga businesses sa Amerika. Unlike the Democrats, yung kagaya ni Biden at saka ni Clinton, eh ito, parang ito yung mga sosyalista ng mga Amerika eh. They want the rich to pay for everything, no, at the expense of their taxes. Yan. Kaya tingnan mo si Obama, di ba? Medyo ang baho nung dating niya pagdating doon sa kanyang economic views, no? Kasi democratic siya. Sayang nga eh, no, he was the first black American president, pero since democratic siya, wala siyang choice kundi sundin yung kanyang party. No? Medyo very ano ang US sa kanilang party. Kahit alam na nilang mali, pipilitin pa rin nila. Yun. So, ang dami na nating napag-usapan. Sorry, nalimutan ko na yung oras, matapos na. Ayun. So, may tanong pa po ba kayo? Miss Sally, I'm really sorry, no, for being late. I hope it won't happen tomorrow. May meeting lang kasi ako, naipit ako sa meeting. So, kung wala na kayong tanong,
baka nagugutom na kayo. Ako nagugutom na. Okay na tayo. We have 3 minutes. No questions? Okay. Thank you po, Sir Nathan. Maraming thank salamat thank you. Po sa mga isa. Thank you, Sir. So, prayers na po. Okay. Sige po. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa mga na-impart na wisdom ni Sir Nathan. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ay patuloy mo po siyang gamitin sa larangan ng forex trading at ma-share niya willingly ang mga experiences niya at ma-improve namin ang aming trading sa forex, Panginoon God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at nawa, Lord, ay masamahan mo kaming muli bukas. I-prepare mo kami at sa last webinar namin tomorrow ay ma-fully complete namin, Panginoon, ang aming excitement at kasiyahan na natutunan namin ang isang bagay na makakatulong sa amin financially. Maraming salamat, Panginoon, sa Tikmil, kay Mansali, kay Miss Kat, at sa bawat isa na dumalo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Thank you, Sir Nathan. Thank you. I'm really sorry about the tardiness kanina. I'll try okay lang to... po. no worries po, sir. Medyo marami lang akong ginagawa. Okay lang thank po. Thank you, everyone. Apo. See you tomorrow. But I will not be around tomorrow. So it's Pastor Shem and Ma'am Kathleen na mag-o-open po ng webinar. Mayroon lang po kasi akong meeting na-move. Dapat Monday yon pero na-move ng Wednesday. So last webinar po tomorrow. So invite. Sige po, Sir Nathan. Okay na po. So I just want to inform you na wala po. So tomorrow. Sasama na si Sir Alvin bukas sa ano? Bago na si Osang. Si Ma'am Ose po, baka po busy. That's why hindi po siya nakasama. Okay. Sige. See you tomorrow. Right, ciao. Okay po. Salamat, Sir Nathan. Okay, guys. Tomorrow po, as what I've mentioned, wala po ako tomorrow, no? But it's Ma'am Kathleen, Pastor Shem, and Sir Nathan will be around para po sa last webinar natin. Again, guys, invite po kayo for tomorrow. Last day po natin. So, lahat po ng questions ninyo from day one to hanggang tomorrow or hanggang tonight na mga hindi nasagot can be entertained po tomorrow. So, please do invite and please send your email addresses po or leave your email addresses dyan sa chat box natin so you could have the recorded webinar po natin. And again, ang request po natin, you should have at least verified account and ready to trade na po. Meron po tayong mga ready the trading account. And again, guys, katulad ng announcement ko kanina, 20% deposit bonus. So please grab the opportunity. Minsan lang po yan. Kasi napagbigyan po tayo sa request, no? And that's by, ano po, over a phone call. Hindi po everyone can avail that. So please let us know if you are going to deposit po. And reach out po natin si Ma'am Kathleen. Okay? So guys, thank you so much again for your time. And we look forward for your attendance tomorrow po ulit. All right. So again, thank you so much, Pastor Shem. Thank you so much, Ma'am Kathleen. So okay na po ba yung ating chat box? Yes, okay na po, ma'am. Okay. So sige. Thank you so much po, guys. And have a good night po. Enjoy your dinner. Bye-bye.